po gaganapin ang finals ng mamaya na yan. Naga Science will be the last pick. It will be a Kerry Naga. Okay. So, ano yung sinasabi ko? Yun. Doon po gaganapin yung finals ng MPGL Dota 2 Class S. Mineski versus kung sino man ang mananalo sa ating gagawing playoffs. At saka, ipapromote ko na rin yung esports tour namin sa Cebu sa November 28 to 29. Mark your calendars. We would be there. Kita-kits tayo. At yung mouse ko ba? Okay na, okay na, okay na. Pag-ala natin yung aking DPI. Perfect. So, yun. Ay, yung hotkey pala. Oh, habang ganyan, bibilisan ko. Walang nakakita. Walang nakakakita. Walang nakakakita. Oh, why naman? Uy, umalis ka dyan, Corsero. Alis. Ba't ganun? Hindi talaga gumagana. Wala, oh. Bug? Is it a bug? Ay, lumabas ng ano? Net worth? Di, wow. So, yung mga kaibigan. Sige, yun nga. Esports Tour Cebu sa November 28 to 29. So, bago yan mag Bonifacio Day. Kita-kita rin tayo sa SM City Cebu. Hindi lang ako mag-isa. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, baka ikaw lang. Nakakaumay yon, promise. Hindi po. Damay-damay na ito. At, teka lang, palitan ko lang to. Yan, dapat default. Mag-default ka. Nice one. Ayan ang sinasabi ko. So, yan. Ano yung sinasabi ko? Tuloy-tuloy lang. Ah, yun. Oh, tama-tama. Na, ano. Na hindi lang ako ang nandun. Kasama natin dito yung #5 members na sinalon at saka si Duno. Siyempre, pati yung kanilang mga fangirls. #5 fangirls. Na si RJ Namante, Eliza Taylor, at si Bianca Yao. Ano yung sinasabi dito? Saan kayo maglalaro? Bukas pa matapos nito MB update. Ba't ka galit? Ba't ka galit? Easy ka lang. Diba? Wala, wag nyo. Wala. Ayan. So, tingin natin kung ma-road to 0-3 ba sila dito. Sige, pakilala ko naman yung mga players natin. Mula sa Ateneo de Davao University, si Fatmigo as Gyrocopter, si FM. Ba't kaya to FM? As Rubik, si Migo the Great as Shadow Fiend, si FM the Fatmigo. Ba't pare-pareho kayo ng pangalan? As Lich. At sino yung hindi ko... Teka, nalito na ako. Sino hindi ko napakilala? Si PF as Phoenix. Sa kabilang side ng mapa, we have Peter Zul ng Liceo as Jakiro. Si JR Pro. Ba't hindi? As Naga Siren. Andito si Kyo as Tinker. Si Kael Lovelian as Unjing. Si Coach naman. Si Clockwork dito. So, ano mangyayari? Wala lang. Oh, nagkatapat mga kaibigan si Moltres at saka yung si Salamence. Wala lang. Bubuga? Sunog! Sinunog ang apoy mga kaibigan. Dota 2, ladies and gentlemen. Logic. Matala ito, Migo. Kinuha niya ka. Kumuha na Shadow Race muna bago ng Necromastery. E di wow. Kyo naman dito. Siyempre, of course, taking that laser. Fatmigo naman. Tumatak kasi, na sa pepas. Uy, narinig yung sarili ko. Buhay, eh. Pero anyway... Yun, wala na. Narinig ko yung sarili ko, hindi pala sa akin. Akala ko sa akin eh. So yun, check natin lahat. May pang-block dito. Power cogs, malaki clockwork. Okay, si Kael naman, of course, Decay. Would be skilled first. Nakanakaw ng magkano. Uy, 10 pesos. Sarap. 18 para sa kanya. Mamatay ba si PF? Meron siya dito ang Icarus Dive. Gagamitin ba niya? Hindi pa niya gagamitin dito. Bumabato siya ng apoy. Sabay post mula kay FM24. At bakit ang dami niyong pangalan? Ayan, naghang daw yung gyro namin. O gyro nyo lang. Huwag nyo akong idamay. So G daw. Ano ba talaga? Ano ba talaga? G? O no G? Ayan, game na po mga tropa piece. Wala pa rin last hit? Wala pa rin? Ba't zero pa rin? Ah, kills kasi nilagay ko. O bobs. Ayan. So, nagkakalakaran dito. Peter Zul, aapuyan ba niya? Siyempre, inapuyan niya. Sasapak din si PF dito. Pero titigil siya ng konti. Buhay. Ang kuya natin. So, yung palang ginagawa ni Fatmigo, akala ko talagang sinadya niya yun. Na tumatangke siya ng creeps. Yun pala, naghang si Kuya Gyro mo. So, dumating si Lich. Ang bilis maglakad. Naka-boots ka agad. Pero ang skill naman niya is sacrifice. Baka may magawa. Slower Reno, Master Reno lang pala siya. So, yun. Ano susunod niya gagawin? Ops, kumain lang muna. Akin na yan. Akin na yun, sir.
FM naman, wala lang. Fatmigo, wala lang din. Sa may taas, uy, secured. Uy, swerte, anak ng Diyos. Can go for the harassment right now. Level 2 laser. Can actually catch up. Ang bilis ng kanyang Icarus dive. Icarus na Icarus. Why, kain ng salve. Easy para sa kanya. So, yan. Alam mo, nabiktima ako ng salve na yan, ha? Kasi dati, di ba yung salve, kailangan mong i-target sa sarili. Ngayon, pag-click mo na, automatically mag-trigger siya. Tas control para maipasa. Di ba dati, para i-click mo, tapos pwede mong i-target sa iba. Iniba na po yung casting conditions nitong nung thingy na yon. So anyway, shoutouts nga pala kaya sa ESL sa ating napagandang microphone. Hello. Anyway, ano gagawin dito? Wala lang. Alam mo ito ha, promise. Lagi ko nakakita ng try lanes na wala namang ginagawa. So if I can actually give orders to my teammates kung kasama ko to, wag na kayo dito. Wag na kayo mag-hangout. You're actually wasting time. Wala naman nangyayaring harassment. You're just making this a favorable matchup for Undying na matutuwa na Hongso kapag nakapaglapag ng level 2 tombstone. Diba? Kasi ang gusto ni Undying, syempre, the more the manier. Eh, kaso hindi ganun yun eh. Ayan. So, yun. Tumo. Tungtuwa si Undying. Sabi niya, hindi na ako alis dito. Mukhang mahal na mahal ako ng mga koya natin. Sige, bigyan niyo ako more. Parang si ano to eh, si Ryback eh, feed me more. Pero mamaya yung ginawang yellow. Si PF, ops, no more apoy. Nagamit na pala niya kanina. So anyway, hard lane. Para kay Phoenix na ngayon eh, level 1 pa rin. Kawawa naman, tatamaan ba siya na kahit ano? Wala, kumalmot na lang sa lupa. Si Amigo the Great. Na ngayon eh, ay, naghihingal. Aray ko, sakit daw. Nasaktan siya yun. Nasaktan eh. Sakman ako eh. Pero mag-i-stack na lang siya, syempre. Easy para sa kanya. Pero anyway, tingnan mo naman, level 1 ka pa rin. Level 1! Ilang level na ni JR Pro? Pro na pro, level 4. Wow naman. Mamaya na yan. Mamaya na ako na naman ng damage. Si Kael, labali yan. Pumapag-ibig ka dyan. Dating naman po, si Lich, darating siya. Wala lang magpo-pros, no ba? Yun lang. Tapos kakain naman ng Krepepa, Snoopy. Para sa kanya. And that's it for him. Pero anyway, may tumibid. Tumibid si Migo the Great. Nasaan ang Invis na, no? Naku po, Peter Zul can go for the ice path. We're waiting for it. There we go. Oh, but it's not gonna connect. Almost, but no cigar. Bakit ka ganun mag-cast ng ice path? Pre, pwede naman kasing ganyan eh. Ganyang kalayo eh. Kasi mag-i-stay naman yun eh, diba? So, ang mangyari kay, ano, kay Migo the Great, eh, mamamoral dilemma siya. Either umabante or di siya gagalaw, di siya pwedeng umatakas kasi tatamaan siya nung ice path. I mean, mahuhuli siya nung ice path. So anyway, bakit kaya? Anong tumatakbo sa isip ni Kuya Jakiro at bakit niya kinas ng ganun yung ice path? Pero anyway, ganun talaga ang buhay. Oops. Si FM, nakita siya dito. Patmigo, naku po. Oops, nanakawan. Ng damage. Hindi pala damage, ng S-strength. Sarap sabihin. S-strength. Sige, yan, tama lang ginagawa nito. Nang-aasar lang. Pero problema, sabi ko nga sa inyo, natutuo lang. Tatlo ang nanakawan, mga kaibigan. At napasabi si FM24, Clock! Trash talk by 2? Ano ba naman yan? NCCL nga eh. Dapat may sportsmanship. Huwag na kayo mag-trash talkan. Easy lang kayo. Oo. Na-accidenting ship enter, mga kaibigan. At syempre, walang apology. Baka Pinoy yan. Walang sorry. Ayan. So, ewan ko nangyayari dito, mga kaibigan. Mukhang, yun. Wala lang. Boss Dengue, babati daw si Miko. Sige, walang problema. Binabati ko. Si Miko, hello sa inyo. Shoutouts nga pala kay Rie. Ang haba ng pangalan niya. So, pwedeng gawin dito ng ano. Adu right now is just aiming to farm. Wala silang masyadong problema. Same deal for Liceo LDCU. Kasi Naga yan eh. Naja Char. Basain mo, be. Basain mo, bes. Basain mo! Ayaw niyang basain, mga kaibigan. Eh, wow. Masisira daw yung clip equilibrium eh. Sayang daw sa mana. So, right click na lang. And anyway, hanggang ngayon, mga kaibigan, wala pa rin kaguluhan. Nagtayo na po ng bandera dito. Tinayo na ni General ang kanyang monumento. Oops, nakaw lang ng strength. Ayan. Sige, yan. Gagawin ni Undertaker. So, I think this is a mistake from LPC, LDCU. Actually, dropping the tombstone pile driver, dissuading everyone from going in. Eh, syempre, nagsayang ka lang ng skill. Walang namamatay. Zero casualties. And that's the point of the gyrocopter anyway. Hindi naman siya makipagsapakan kagad. Diba? Pero anyway, face boots into a morbid mask, which is eventually would be
a Dominator into a possible BKB dito para kay Gyrocopter. So wala lang. Rush ito, ito. Mamatay ata si Phoenix. Tingnan natin kung mangyayari. Makapag-Icarus dive ba siya? Nakikipagsayawan dito. Moltres. Oops. Umapoy pa. Binugahan. Ganda na tayo ni Phoenix. So, galing sa pakpak niya. Kasa pa niya ito. Etong si... shot put. Patuhin mo. Etong si... Oops! Ice pot sa wala, mga kaibigan. 0 out of 2. Congratulations. Hindi, 1 out of 3 actually. Nakatama siya ng isang ice pot. Congrats. Pwede na yan. At least, diba? Si Shaquille nga eh. Pre-throw niya, hindi mo aasahan eh. So, yung 1 out of 3, pwede. Samantala, field day para kay JR Pro, uncontested farm and uncontested post. Tama yung sinabi sa may chat na mukhang puro post nga talaga ang mangyayari dito, mga kaibigan. Post gaming. At naiwan ni Gyrocopter ang kaluluwa niya. Ayun, naiwan niya. Try. Oppo. So ayan mga kaibigan, o nga pala sa mga ano, trivia lang tayo, kung nakikilala nyo si paring Trykus, yung pangalan niya ay nagmula sa Trike. Yan. Hindi ko alam yung pangalan nilo nagmula sa Marlon malamang. Si Duno, hindi ko alam kung anong alamat ng Duno. Pero kung ako sa inyo, itanong nyo lang kay Duno, tong tuwa pang magkwento yun. Ang alam ko lang na alamat yung kay Trykus eh. Pero mamaya yan, Migo the Great, mga kaibigan, pumeso! Tombstone file driver would be used. Heal sa sarili. Nagtulak, mga kaibigan. Alam ba yan ni Duterte? Naku po! Alam na ano dito. Nagkalit na dumating na si Pat Migo. At pinaliguan, mga kaibigan, ng laser barrage. Yes, this is now laser barrage. Kasi nakita niyo naman, hindi naman rocket yun. Marunong pa sa akin. At buhay dito, si Coach. Wala lang. Nagtulak lang siya. Samantala ito si JR Pro. Pwede niyang ilambat, pero wala siyang ilambat, mga kaibigan. Mukhang high tide ngayon. Sabay nagbato lang, walang tinamaan dito. March of the Machines, easy farm para kay Tinker. Leaving Peter Zul the mid lane for his taking, and another pause would be happening. May na DC, sino kaya? Pag wala na DC, sinungaling? Powered by, oy bawal sabihin. Oy. Alam nyo, eto ah. Siguro next time sa lahat ng players natin, huwag kayong ganyan. That's very underhanded. 'Di ba? Unfair na ginaganyan-ganyan nyo. Diba? So, kung ako sa inyo, wag nyo na lang sabihin, atin-atin na lang. Diba? At alam naman namin, hindi naman namin kaya awayin pag sinabi nyong lag, wala na kayong kailangan pang sisihin na computer shop, or tao, or ISP. Alam na namin yan, hindi na namin kailangan ng, diba? May mga bagay na di mo na kailangan sabihin. Example, diba? Yun. So, yan lang. Wala lang. Ano ko lang yon, gripe ko lang yan, diba? And, kumbaga para maging mas professional tayo siguro. Mas disiplinado. So, yan. Pwede namang hindi yun sabihin eh. Sinabi mo, pwede naka-offend ka pa ng mga tao. Paano kung nabasa yan? Diba? Paano kung nabasa yan halimbawa? O halimbawa, awayin mo halimbawa yung ISP na ito, certain ISP. Eh, paano kung nanonood ngayon yung CEO natin nung ISP na yun dito? Eh, di nagalit pa sa'yo. Paano kung pinatulan ka bigla? O, di iyak ka ngayon. Diba? Tapos ngayon, magkapakibit ka sa iba. Eh, siniraan ka na nung CEO nun. Sa ibang ISP, di nga ka. Diba? Ano lang yun, ha? Far-fetched scenario. Pero I hope you guys get the point na sana wag nang maulit yung ganong klaseng mga bagay-bagay. Ano lang naman yun? Gripe lang naman. Di ko naman nilalahat. Yun lang. 2 cents lang ni Koya Dinke. Ayan. Atin na yung mga kaibigan. Nakalamang ng piso dito when they killed Kael. Lovely yan. At love team ba yan? Love team of the year na ba yan? Hindi ko alam. So, Post Dota, mga kaibigan. Welcome to the Philippines. Mamaya yan. Region rune will be taken by Peter Zul. Okay, walang problema yan. Samantalang sa may task, kamusta naman si Pinis? Palakpakan! May level 6 na si Pinis, mga kaibigan. Nag-level up na. Woo! Kanina forever level 1. Pero dahil sa 12-step program, nagkaroon siya na yan. Oo nga, lamig din yan. Alam mo, kaysa Mineski, kapag na, dahil sa passion, hindi ka na makakain at kakainin na ng graphics artist mo yung pagkain mo. Ganun yun. Oo. So, may mga, kanina sa mga presence, sabi ko, hindi pa kami nag-lunch. Sabi ko, tingin nyo ba nakapag-lunch kami? At mukhang si Pat Migo, nakapag-lunch dahil kinain niya ng buhay. Si Unjing dito, dumating si Kyo, nag-march of the machines, pero ang problema, tapos na ang bataan. Sumuko na ang bataan, kaya yung march mo, wala na. O, di man lang nga umabot hanggang apitong.
My goodness, atong toa dito ang Adu. Sabi ni Adududu, eh okay lang kami. Ayan. Eh si Ateneo, eh okay naman siya, papamek siya dito. Si Arneo, ade at Arneo. Yan kasi alam mo kaya ka nabugbog. Ito ha, parin PF24. Alam, ay yun pala yung team nila. Kaya ka nabugbog kasi yung pangalan mo Arneo, 'di ba? Nagalit si Father ano, yung mga Jesuita nagalit. Ay tama ba? Jesuita ba ang Ateneo o Dominicano? Jesuita. Yan. 'Di ba? So nagalit sila sa Arneo pala ha. Ito ang bad luck. Oh, GG. Ano 'yun? So sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Dapat matutunan natin ng respeto. Respect. Pero anyway, uy, yasha po mga kaibigan, contrary to my idea, ito dito sa Fast BKB, mula kay Fat Migo. Kasi ganito yan eh, ang logic ko dito, kalaban mo Tinker, kalaban mo si Jaco Liro, tapos si Clock, hindi, wag si Clockwork, si Unjing, Naga to a certain extent would be countered heavily by Magic Immunity. So bakit hindi ka bibili ng BKB Fast Item? Pero may binuot dito mga kaibigan. Sabi ni FM24, do you even lift bro? At panay dito si coach mga kaibigan, nasa na? Yan ang problema pag yung coach ang bumibida, namamatay, samantala Fat Migo, ah, siya nga nakapatay kay coach. Yan, di ba? So, yung coach kasi, dapat di ka bumibida. So, sana nakikinig dito yung coach ng Chinese team, ng FIBA. Huwag kang pipinoys. Yan ang nangyayari sa mga coach na bumibida. Di ba? Yan. Iba talaga nagagawa ng ano? Ng katol. So may TP in the face mga kaibigan. Jack Hero dito nagpakisabi niya, magti-TP ako. Watch me nene. Ano yun? Tulong. Tulong. Ano yun? May mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwalag ng siyensya mga kaibigan. Isa yun dun. TP in the face. Sumabay ka pa. Babati daw si Raymart at saka si Bok Sagad 420. Ayan. Yung Sagad, naalala ko yung paborito ko yung ano eh, newspaper nung ano ako, nung elementary ako. Mami, ano yan? Uy, nakaustank na naman po. Nag-mech? Ay, hindi pala. Nag-raise at ngayon wala na siyang points for mechanism. No mana, I mean. Sorry. Sumatala nito si Leech. Mayabang na. Level 6 na. Wow. Galing naman. Lalo si Phoenix, oh. Raffer ka na, friend. So yun nyo. At itong mga illusion, no? Ba't ang bagal doon nila still? Oh, pero malapit na siya makabuo ng kanyang ano, ng, ang tawag dito, Radiant. So no contest. Not even, ano, not even a gank. Napakayaman. Grabe, si Upline, ano, si Upline JR Pro. Diba? So hindi ko alam kung bakit ganito. Ayan. Pabati po ang lolo ko na naiinis na rin sa Aldab. So ayan, wala akong kinalaman dyan dahil hindi ako ang Aldab. Pero, oo. Pero naiintindihan ko naman guys kasi marami na pagkakama lang Alden daw ako. Kahawig ko lang guys, hindi ko naman kamukha. So grabe naman kayo. Oo. Pero mami, ano yan? Ito yung TV niya si Tinker. Coming up, meron na siya dito ang Boots of Travel. At pero hanggang saan naabot ang BOT mo? Eh nakaano to, may Phoenix Suns yan boy. Pag nilabas ni Steve Nash yung kanyang ball, ang Crystal eh, GG lang siya. Samantalang si Kael Lovely yan, eh pinagmamalaki ang kanyang love team. Andito lang siya. Ito naman si Boy TP, si Peter Soul, the TP man. Eh mag-i-stack lang. Oy, nakakita ko ng laban nata dito. Wala lang. March again, the score is 3-0. At wow, grabe talaga. Sobrang action pack mga kaibigan ng laban natin ngayon. Parang TI2. My goodness. Mamaya pang 20 minutes bago magsapakan. Oh, yun, may aso pa dito. Tingnan mo dam. Ang basa ko Aldab Wolf. Seryoso. Tindi na noon, Aldab Wolf. Yung Alpha Wolf mga kaibigan, diyan lang siya sa may corner, naka-banger dito para mag-stack. And dito, wala lang. Fat Migo versus coach, okay rin lang. Chill. Pare-parehong chill. Oy! Tinamahan na kayo sa mga kabila si FM. Wala lang. May tumitibit dito. Si abangan niya. Nagpaputok na ang ulti. Kinain ni Kyo. Ang galit ni Migo the Great. Isa pang raise, pre. Isa pang raise. Wala. Heal sa sarili. Aabutan ba siya? Pero dahil wala siyang pace boots, eh wala. Pero dito mga zombies mga kabila. Hinabol siya ng mga maraming mga zombie. Pero wala siyang plants sa sinira. Yung tombstone pile driver. At sabi ni PF24, sir. Sir, ano? Okay lang bigla mag-pause. Nagpaalam ka pa.
So, Spiky Kaayo FS. Yo, ang ibig sabihin nun, guys, is Spiky FPS. Galing ko, putik. Translator talaga ako, guys, eh. Ayan. Pero yun, may translator din tayo dito, isang expert. Sabi, ay ang Kaayo daw ay sobra. So, Spiky, sobra lag. Okay, so galing ko na. Expert, I'm an expert right now. Pero anyway, mga kaibigan, Lich dito, abangan natin to. Si Lich, ang pagbabalik ng hero na nakalimutan nila sa Dota 2. Eh, yeah, tingnan natin kung effective ba siya. Pero ang tingin ko kasi ang gusto nila mangyari, papasmahin yung kalaban eh. Lamig tapos init, di ba? Pasma gaming. So, yan. Habang ganyan nangyayari, again, 5-0 po ang score. Lamang po ang 5 sa 0. At Ateneo dito, mga kaibigan, very on point. Well, again, like what I've said, ang kailangan nila ditong anuhin, eh, hindi makapag-radiance. Shinagasan. Kasi after magkaroon ng radiance, eh, rock na ito, di ba? Yan, ikwento ko daw yung kay Trike. Ganito kasi. Okay lang ba? Ganito. Oh, sige, o ano, habang walang nangyayari, kwento natin kung yung alamat ng Trike. Ganito yan. Si paring Trike kasi, syempre, lahat kami nang galing sa computer shop, mga palaro-laro. Ayan. Eh, syempre, paiba-iba ka ng mga pangalan kung anong kalandian. Tapos, pag sasali ka sa salimod, naglaro ka sa Mineski or sa kung anong computer shop, wala kang kaibigan, wala kang kampi. Pag sumali ka, eh, tatanungin ka kung anong ano mo. Ano bang hero mo? Pero mamaya na matay dito si Rubik, mga kaibigan, pinasma pa siya. Init at lamig. Mukhang mapapaaga ata ang Pasko. Para kay Rubik dito. Ay, patay siya. So, yun. Syempre, kumbaga, para tatanungin ka ng mga kampi mo. Ano bang hero kaya mong gamitin, pre? So, yan. Eh, alam mo naman sa Pilipinas, medyo demanding yung mga tao. Mag-ES ka. Mag-Rubik ka. Mag-Naga ka. Sabi ni Trike, eh, nauso diba yung term na try, di ba? Subuhan ko, di ba? So, ito mamaya mo, susubuhan nilang patayin dito si Kyo Fatmigo dito, mga kaibigan, on the move. At tinangkin niya ang bataan. Death March, buhay na buhay siya. Salamat sa kanyang SNY. Dota 2 Logic, kapag helicopter ka, espada ang bubuin mo. Migo is on a killing spree. At napatay ba niya ulit si Clock? Hindi. Ibang nakakuha, mga kaibigan, si Areneo PF. At hinihil niya yung zombies. Ano, wawas sa amin tombstone ko. Nawasak na, sorry na. Ayan, kaya pala napatali ko si Unjing. Yan. So, continuing the story. Eh, laging sinasabi, laging trademark na salita ni Kuya Trike mo. Eh, yung try ko. Yan, ganyan. Stand mo nga, try ko. Yan, diba? Tapos ngayon, hanggang sa to the point, ipinangalan niya yung sa sarili niya. Try ko. T-R-Y, tapos Q. Try ko, kasi Jejemon si Trike. Tapos nun, edi, sabi niya, malakas daw siya. May biglang may nagtanong, sino yung Trike? Eh, nagustuhan ni paring Trike yung tunog. Oh, so, yun ah. Ginamit na niya lagi yung Trike. So, yun po ang alamat ng Trike, mga kaibigan. Nakakaiyak. Yung alamat ng Lon, mas mahaba eh. Gayto yan ah, isang araw, si Marlon, eh, binigyan ng nickname. Dahil ang haba daw ng Marlon, Lon na lang daw. The end. So, yun yung alamat ng Lon. Chunky, di ba? So, chunky talaga si Lon. Eh, hindi na siya chunky ngayon kasi hindi na siya apro. So, Lon na lang. Hindi ko alam. Si Duno, yun literal na I don't know. Siguro yun na lang yun. Siguro yun. Tinanong siya, eh, gusto maging witty ni Kuya Duno. So, I don't know na lang. Yan. So, yun po yung alamat ng Duno. Yung Bianca, mahirap isipin eh. Kasi, saan ba nang galing yun, di ba? Diba? Paano kaya naisip ni Bianca Yao yung pangalang Bianca? Pero mamaya na yan, PF dito pinalamig, mga kaibigan. So medyo, naku, yun pinainit din. Pasmado, pulmonyang inabot ni PF. Kaya pala PF eh, pulmonya. Hindi, flu. Pulmonya, tas flu. Lift, mga kaibigan, para sa Trips New Meta mula kay FM. At nakanakaw ng skill. Uy, Ice Path. Swerte. Kyo naman dito, umaabante pa rin, level 4 na March of the Machines. Meron siyang Blink at saka Boots of Travel. Pero let's see if this can actually do something versus Ateneo's lineup. Samantala, Gyrocopter, kamusta ang farm mo? Okay naman siya, doing good. 4-0 ang score niya, 8-1 ang score natin ngayon, patingin nga ng global net worth. It's going towards Ateneo, mga kaibigan. Mataas kasi ang tuition nila, 5k per unit ang net worth ng Ateneo, 7.5k naman ang XP para din sa Ateneo de Davao. So, all in all, you can say na pagdating sa ekonomiya, oh, ano yun? Nakita mo yung
Oh, yung Igop Lords ni Lich. Kitang-kita natin na yung ekonomiya is very much in favor of Ateneo right now. Pero tignan natin, PF, sinusunog yan mga kaibigan. Oh! Sabay Phoenix Suns at Glimmer Game pa niya ang sarili para astig ang effect. Bumagsak! Walang naabutan, tinamaan pa siya ng racket. So, aray, kube. Meron pala siyang Midas. Ang yaman naman ni upline PF. Wow naman. Rougher ka na, pre. Damihan yan, Migo. Mechanism and a BKB. Finally, Logic. Alam mo, nung kahapon talaga, di ko talaga matanggap bakit Mechanism tapos Blink. Ano yun? Explain. Dapat Mech tapos BKB muna. Yan. Tsaka ka mag-Blink. Diba? Pero tingnan, again, we're certain exception. Siyempre, di naman ako end all be all. Marami pang time pwedeng kumbaga, minsan mas maganda talaga ang Blink. Anyway, PF mga kayo nagpipresenta. Sabi niya, gusto ko ng Crips. Icarus Dive, papalayo Glimmer Cave for maximum swag. At sabi ni PF24, lag. Anong gagawin natin dyan? Ano ba to? Reporter ka ba? Report mo anong nangyayari. Lag, oo. Siguro gusto kasi nang mangyari nila dito is ipopost namin kaagad. Pero hindi ganun ang nangyari. At nung sinabi kong kahawig ko si Alden, marami daw na hilo. Easy lang kayo. Lift maami para kay Kyo ni Reisha. Bubble raise. OMG. Pero the heal would be there, just delaying the inevitable. At kinuha niya ang kaluluwa ni Tinker. Ngayon nyo yung lumipad eh. Pumasok sa kaibuturo ng puso ni SF si Tinker Rino, Master Rino. Samantala to si Pat Mingo mga kaibigan. Not fat anymore. Pero literally fat siya. Mega kill siya dito. Meron na rin siyang javelin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ganito yan eh. Pag bumili ka ng helicopter, di ba may mga nagtatanong, magkano ba yan? Ano ba yung mileage? Gano'ng katagal ang lipad? Ang tanong niyo dapat, kaya ba niyan, ilan ba espada niyan? Kaya ba niyang mag-javelin? Yun yung unang-una niyong tatanungin dapat. Pero anyway, tier 1 top is now taken away by Ateneo de Davao. Samantala, tier 2 bot is already being devastated. And again, why are they not checking the 000 Naga Siren? Grabe naman mga kaibigan. Pero looking at the networks, hindi naman siya ganun ka-threatening. He's just the third placer. Pero sabi nga natin, kahit third place, ano pa rin yan eh, di ba? Matindi pa rin yan. Matalang ito, uy, stacks. At tuwang tuwa, si Alda Bulb. Naku po, baka masapakapre. Naku, buo na. Buo na mga kaibigan ng stick. Ang pantukod sa helicopter. Ayan. Kasi ang ginagawa ni Gyro, binabato niya yung Monkey King Bar. Diba? Yung binabala niya. Naku po, tingnan natin dito. Oh, naku, Pat Mingo. So, naked items, only lifesteal ang kanyang sustain dito. No BKB. No nothing. At na, wow, nasangge niya duguan mga kaibigan si Black Dragon. Alam mo, sino bang nag-design ng ano ng mga ancients? Sige, may mukha niyan. Mukhang ang cute, mukhang walrus. Oh, cutest dragon mga kaibigan, literal na di ka matatakot. Tapos mukhang gawa pa sa leather. 'Di ba? Samantala, tingnan mo yung mga detalye ng hero, so sobrang lupet. Samantalang yung ancients mukhang ewan lang. 'Di ba? Oh, sad ka. Nasaan na yun? May mga low quality. Sobrang low quality talaga eh. Hindi ba yan? Okay yan. Wala. Inubos nila eh. KJ. O si Voldemort oh. Mamatay na. Patay na po si Voldemort mga kaibigan. But anyway, 3.5k which means he's gonna get a Heart of Taras. Either that or an Octarine Core. Anything would do, I think. Ayan, boost of travel. Yes, tama ka dyan. Pero ito, tinutukan naman kami ng Jolly Hato ni Aljur. Pumasok Phoenix in. Sabay Phoenix Ball. Tatamaan ba sila? Napakagandang initiation ni Stanini sa mukha. Huli si Nemesis mga kaibigan at pinaligyan ng balikbayan box. Icarus. Mamatiba ni Laser at pumutok siya mga kaibigan. Naglabag pa ng paiwang lapida para maalala nilang lahat. Alalahan ninyo ako sa aking pagkamatay. Sabi yan sa Bible. Ayan, namatay nga lang. Tinamaan ng Laser at saka ng Rocket. Subog si Rubik. At dalawang patay para sa Ateneo, tatlo naman para sa Liceo. Feeling ko mali eh, masamang term eh. Pag sinabi kong tatlo ang patay sa Ateneo, baka may makarinig na magulang dito, mag-alala. Hala, nasa school ngayon yung anak ko. May tatlo daw na namatay sa Ateneo. Sa team ng Ateneo de Davao, ha? Easy lang kayo. At saka, dalawa naman para sa, ay tatlo. Dalawa sa team ng Liceo de Cagayan. So the score is now 13-3. At ang magtanong sa akin kung sino ang lamang sa dalawang points, eh, medyo okay. Okay lang. Sige. Lamang po yung 13 sa 3. Ayan. Oh, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, di ba mukhang, di mo, gawa ba ng Balbian o grade 3? Feeling ko bata ang nag-design nito, eh. Oh, ayan, oh.
Oh, tingin mo. Oh! Guys! Gra! Ang kinis, oh. Parang nag-shave yung Black Dragon. My goodness. Bulbo, please. Bulbo, please. Oh, nakawakin. Nakita mo yung mukha niya, di ba? Nakaano pa eh. Guys, parang siyang yung may joke. Guys, may joke ako. Ayan. Bakit ba ganito? Bulbo! Ito, wala lang. Nasaan si Voldemort? Yung mga Voldemort. Ah, wala. So anyway, the score is now 13-3. Ah, Octarin Core! Octarino Mastrino! Ang gusto ng buhay, ni Naga Silence. So, no, ano? No, tawag dito. No boots of travel para kay JR Pro. And we can't question that kasi siya yung pro eh. Diba? Wala nga namang ako. So yan, oh, nga, no. Sa mga katanong pala, Kuya Denki, bakit Octarin Core kay Naga Siren? Kasi para may life steal yung song. Para may life steal yung ensnare, swag, maximum swag. Hindi, kasi yung Radiance, it's considered a magic damage. Burn. Yung burn niya, yung DOT niya is magical. Not to mention pati yung Riptide. So kapag nag-Octarina Masterina ka, makakapag life steal yung mga ano mo. Ano, tapos not to mention yung Song of Balance mo, 45 seconds na lang siguro yung ano, cool. Anyway, ayan daw si R daw muna yung isa at sila na nagkwentuhan, di mo na nagpaalam sa admin natin. Shoutouts kay DQ Lord. Alam mo na kung anong gagawin mo. It's time to DQ. Pwede mo tingnan natin yung mga heroes. Ayun, mga may conference na naman, kwentuhan sila dito. Ayun, anong ginagawa nila. Takatingin lang sila sa mga helicopter eh. Hanga din sila. Bakit may espada yung helicopter? Pwede ba yan? Sige, tingnan natin silang lahat. Si Clockwork, kamusta? Kamusta ka na Clockwork? Uy, gumalaw na naman si Clockwork, mga kaibigan! Yan, nakaganyan siya. Nakaganyan ha, tingnan natin ha. Tapos gagalaw. Ay, hindi ko nakita. Ayan. Uy, yun o, gumalaw o. Nakita nyo yun? Nakita nyo yun? Si Tinker naman, yung nagtitipi. Ah, yun. Guys, now I've confirmed kung bakit yung Tinker nila na, medyo nahihirapan. Kasi wala pala siyang immortal. So unfortunately, mga kaibigan, for Tinker, he is trying his best but without immortals, hindi ka malakas. Kasi ganun yun eh, sa Dota, para kailangan mo ng immortal para malakas ka. Doon yun yung sukatan ng kalakasan. No immortals means hindi ka ano. Pansin niyo yung mga pro players, 'di ba, lahat sila may immortal. Lahat sila may mga arcana. So kung ito, tingnan mo, kaya malakas si ano eh, si Fatmigoy kasi meron siyang immortal. 'Di ba? Ngayon alam niyo na. Kaya malakas si ano, but malakas 'to si Migo. Kasi may arcana, may immortal. Oh, mayroon pa siyang rare, eh. 'Di ba? May rare. Ito nilit, mga kaibigan, yung illusion. Galit na galit sila. Patayin na yan! Boom! Nagpabasa pa. Maray, sakit. So ito, BKB mechanism. Baliktad. BKB mechanism. Tapos butterfly. Ang sunod na item ni Shadowfiend. Either that or ni EB. Kung gusto niya lang itbulaga. Ano? Problema yan. So ito naman. Si Kyo, ayan. Sabi niya, nga, tama ako kay Dengue. Wala akong ano. Wala akong immortal. Kaya ganito na nangagalawan. Fatmigo, sabi niya, tatangihin ko yan. Dahil meron akong immortal. Walang damage. Si kumusta naman natin, kumusta si FM naman, eh meron siya Soul Ring, Trundle Boots, at meron pang mangga, ang pambansang prutas ng Mineski, ay nandirito pa rin. Si, kumusta si Bleach? Wala lang. Earn, Trunks, at saka Staff of Wizardry. Migo, buo na ba niya? Hindi pa, pero may binili siya. Hindi, joke lang, wala pala. Si PF naman, ay merong Mystic Staff. Bakit? Hex? Rush Hex? Peter Jewel dito. Nakikita ata. Tingnan natin kung liliyaban ito ni Voldemort. Hindi ba? Hinahabol niya mga kaibigan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ako po. Sumugod! Ni Laser! Wala. Di ata ka. Tinamaan ba siya? Tinamaan pa siya pangalawa. Pero Icarus dive away and the Glimmer Cape would be there. Buhay siya dito. So, nakita ko na lahat ng item. Diba? Hindi ba tapos yung Octarin Core? Tinker. Wala pang Octarin Core? Really? Baka Bloodstone, tama. May Soul Ring. Pero, would you really risk it? Alam mo, napakahalaga ng Soul Ring kay Tinker. Eh. It gives you an additional... It can give you an additional rearm. It can give you an additional march. Diba? So, kumbaga, meron kang assurance. Pero, unfortunately,
pag ayo wala, sorry na. Sorry, tama si Nos ng mga kaibigan Bloodstone for going the advantage of having a solo ring by having a heavily nerfed item. So, hindi nakakaalam natin din nerf ang na-receive ng Bloodstone. Una, hindi na mare-reduce yung iyong malaki na yung reduction ng gold. Dati kasi ang mali. Parang may explain in Tagalog. Dati, kapag naka-bloodstone ka, maliit lang yung mababawas na gold sa'yo pag namatay ka. Pero ngayon, in-streamline na po. Mas malaki na yung mawawala sa yung gold. So, hindi na siya parang fallback plan. Anyway, soul ring, bubuta mo. Bubuka ka ulit ng panibagong soul ring. Makakatuloy, ewan pa rin kayo. Anyway, Octarine course now finished. Para dito kay Naga Siren na ngayon, merong 90 seconds na Song of Balance, 9 seconds and Snare, 7.5 na Riptide may utang pa. At 30 seconds na Mirror Image. Kamusta naman silang lahat? Ano to? Hex, no? Ay, mali! Shiva. Shiva for Phoenix would be good! Versus Naga Siren na mahirapan dito, hindi siya makakalapit kaagad. Kasi kung hindi, di GG siya. Diba? So, yan. But Butterflies now finished para kay SF. Ano man ba dyan? Wala na. Gyro, Eye of Skadi! Para kay Fat Mingo, no BKBs whatsoever, not caring one bit sa Ice Path, sa yun, basta every lahat ng magic sa mundo. Pero mamaya na yan, nagpo-push sila dito. Let's see kung pwede mangyari. Ito naman si Fat Mingo. No questions asked. I think they can't really defend this one effectively. They're trying to go for the march. Yes, they can remove the creeps, but all they have to do is wait. Pero the problem is, meanwhile at bot, JR from Liceo de Cagayan is pushing the tier 3 bottom of Ateneo de Davao. Dumating si Phoenix. PF, tumutulong. Inapuyan niya. Song of Balance sa isa. TP. Bakit kaya siya nag-song? Hindi ko alam. Akala niya ito andun yung buong officials ng barkada ng Ateneo de Davao. Pero they are actually in Roshan. And this would be a wonderful timing window. No Song of the Siren to stop Ateneo de Davao from taking Roshan. Tignan natin kung yun ang mangyayari. Mingo the Great joining Fat Mingo dito. And the Minos Armor still working. Oh, tama. It's still working. Oh. Pero hook shot! Walang hook shot! Nakuha po ang Aegis ni Fat Mingo. At abahan si Gyrocopter. Can actually catch someone. Tignan natin. May blink ba? Si FM wala pa. So yun. For the past, I don't know, millions of minutes. More than how much? For more than 8 minutes, wala pong nangyaring sapakan. Puro lang kita ng pera, mga kaibigan. 12,000 net worth para sa Ateneo de Davao. At akala ata nila Age of Empires ang laro eh. Dadaan nila sa payamanan. Bubuo na lang sila ng Wonder para matapos yung match. Pero hindi. Fat Mingo dito going in for the push. Meron siyang Aegis. So it doesn't really matter kung mahuhuli dito si Fat Mingo. As long as he can drop his skills in succession, eh okay sa all right siya. Samantalang ito, pugak na ng pugak si JR Pro. Okay naman siya dito. Just putting lots of pressure versus Ateneo de Davao. And this would be a very, very slow game. My goodness. Cheese after cheese strats. Kesohan lang ang nagaganap dito. Naku, na-lift na naman ang illusion. Patayin na yan. Ang kunat, ano? Pag naka-octa rin, sobrang Natsuki, aray ko unat. So, yun. Ateneo de Davao can actually go for the 5-man. Pero problema nga lang, merong Naga Siren sa may Gedli. Fat Mingo dito, killing Peter Zul. That's it. The slow from the Skadi and the cooldown would do the trick. Not to mention yung damage coming in from the laser barrage. At sabi ni Matly159, boss, naging pabati po sa nanay ko na si Marie. Hindi mo malang ginalang ang nanay mo. Marie! Pakisabi, welcome to Dot Haha. Yan. Mami Marie ni Matly159, welcome to Dota po. Ito po yung pinagkakaabalahan ng anak nyo. Wala pong magagawang makabutihan po ang pagdodota. Joke lang. Joke lang. So, yun, Fat Mingo did just removing the illusions from Naga Siren. Pa hindi makapag-split po siya. Anyway, Boots of Travel is now finished. And I think what they're waiting for is Heart of Tarrasque. And he would be alright. Almost untouchable na.
yung Naga Siren afternoon. So, ayan, tingnan natin. Ops, 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 ano yun? Ah, yun yung life steal ng Octarino. No? Nakikita natin may effect, may konting kalandian. Na medyo kulay, kulay purple. Mula kay JR. Nagagawin pa nila, maabate. Ops, ayan, honest ako, is dito ang gera. FM, nagpa-invis. Rubik dito, safe and sound. No more damage. Samantala, grabe mga kaibig, yung grabe naman, but ito yung natapat sa aking game, yung tipong walang nangyayaring literal. Just split pushing, taking a page from Alliance. Hikes. So, ba't pa kayo nag-undying? Hindi naman pala kayo ka-clash. Diba? Kung ganito rin lang, balimbingan gaming, edi sana, ano na lang, Ancient Apparition, naniwala pa ako. Diba? Pero sige, kanya-kanyang trip yan. Anyway, JR just moving in. Just making sure na itong Ateneo de Davao, eh, pag nag-commit sila into pushing, they would be over-committing to a fault. Call down para sa isa. Kyo is still alive. Nagamitan siya ng 4 stuff, I think. Nito ni Clockwork Kyo, taking damage from that missile. At ngayon, nag-push siya sila. Let's see kung masisira na ba ang Tier 3. It will be breached. Fortification, Phoenix was able to kill Jakiro solo flight. Wicked sick pala kay Fatmigo. At nasaan? Nasaan? Si Cherbo, dumating na siya. Nasaan ang song? Wala? No song, lambat na lang. Walang buhay dito ang Ateneo de Davao. Ba't di siya gumagamit ng song, JR? Almost dying. So yun ang tanong ko. Bakit walang song? Why you no song la? You literally let Ateneo de Davao take your tier 3 uncontested. They were trying actually, pero kapag pinalapit mo yung apat, oh yun, katulad yun, oh, nag-shivas guard na si Phoenix, oh, diba? Sobrang, sobrang swag. Dahil apoy daw siya pero nag-yellow pa rin. Pero yun, sayang eh. Alam mo, setup song. Setup song, lagay ng tombstone, just create more zombies, diba? Tapos patong lang ng patong ng March. Sabay lapag ng ice spot, GG. Itong Ateneo de Davao, pero hindi nila ginawa. Wala pang mech, ah, meron palang mech, pero... Diyos po, mech won't be sufficient, to be honest, kung sakasakaling makapagbito ng malakas-lakas na combo. Ang Liceo de Cagayan University. Pero wala eh. Yun ang nangyayari. The score is now 16-3 and it has been how many minutes? Wow! Wow! Siyam na minuto na walang nangyayari. Puro farm lang. My goodness! Ano to? Dota ba to? Ito na ba to? Ice Frog? Ito na ba yon? At hindi po ako maka... Scientists are baffled in this kind of style. 24k net worth, 18k net worth, 18k net worth, 14k with little to no engagements. Hindi man lang lumagpas ng 20. Yung nangyaring sa patayan dito. Dota 2, 6.85, ladies and gentlemen. At sinabi nila na pangit na mag-farm. Ayan ang nangyayari dito. Grabe. So, all in all, I can safely say na kahit si Toby 1 ka pa, wala kang magagawa kundi ngumanga sa pagkakas ng match na ito. So, unfortunately, you can't really do anything. You can't hype anything. Wala kang ma-hype! Wala kang ma-hype eh! So, ito, orasan ko na lang. 45 minutes, dun matatapos ang laban. Yan. So, meron pa tayong 7 minutes para mag-farm yung mga Hiraten Satanic para kay Gyrocopter. Still no BKB. Still no BKB. But this might be a boots of travel para kay Gyrocopter sooner or later. Either that or they're just gonna take the next Roshan. Wala pa. One more minute for Roshan to actually arrive back. Ano nang item ni Kyo? Item grab na nga ipakita natin kasi wala naman ang kwenta yung last hit eh. Blink 4 staff para kay Tinker kasi akala niya ata Bat Rider siya. No damage items whatsoever. No Dagon. No Hex. No nothing. Just space controlling items. Making sure na hindi siya mo problema maglagay ng March of the Machines.
So alam mo na kagad ang game plan dito ng Liceo de Cagayan. Diba? Shiva's Guard, Glimmer Cave, hookshot mate para dito kay ano, Fatmigo. Let's see David commit. Call down would be used. Aba ni sila. Phoenix entering the fray. The slow para kay Peter Zul. Gumamit pa ng ulti para sigurado. Monster kill para kay Fatmigo. 17-3. At alam niyo, Liceo, pwede naman kasing pumatay eh. Pwede naman kasing mag-kill. But they don't want to do that. So, well, ganoon talaga. Oh, BKB na. Si Migo. Wow, satanic. Para sa Crypto. Alam mo na kagad na farming Dota objectives daw. Ayan. Tumitibing sa Tinker. Nag-representa. Ultihan ba yan? Ako na staniniti naman siya dito na magaling. Song of Balance setup here. Yan ang sinasabi ko. Ganyan. Pero may call down na bigla. Bagsak dito mga kaibigan. Patay. Ang zombie Fatmigo would enter again. He is not afraid of anything. Nasa na kanyang Aegis. Wala. Namatay siya. Bagsak ang helicopter. Godlike streak given to Naga. And she can BOT to the next creep na papaabahan. Di pumunta sa tier 3. At ito na nga. Ako, wala na palang tier 3. So bukas na po mga kaibigan. Ang base ito, Manta. Manta is finished. Yes, he will TP. Wait for it. TP. Ayaw pa niya. Okay. So they're just gonna take the mid. Just can't take the mid. Okay. Okay, sige. Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan. Ayan. So, ano kamusta naman? Oo. Oo, hindi. Naku. Si FM, huli ka balbon ba? Padami. March mo na kay Kyo. Laser. Boom! Panes. At kamo na si Gyro. Wala. No. No can do. Patay pa ako. Hindi ako magbabuyback. Hindi kami nasa peligro. Pero totoo. Ito na po mga kaibigan. I think. Ito na ang pinakamatinding silat na mangyayari sa buong NGCL. The Naga might be doing it. Ang kunat ng mga alaga. Naku, pamatay ka naman. Ayun, namatay na. Okay na. Okay na. Joke lang. False alarm. Hindi sasama si Pro, si JR Pro. Hindi pa daw panahon. Bibili pa siya ng kanyang heart. Ayaw pa niya bumili. Ay, defusal muna. Okay, sige. Sige, defuse. Okay, not bad. Not bad. Roshan is now up. So, pwedeng kunin yan. I think pwedeng kunin to ng Liceo. Timing moment para sa kanila. Nagpapigil pa ng creeps. Nice one. Pero may 4-step ka naman. Di mo finorse out yung sarili mo. Para sana mas malayo mauhuli. Fatmigo dito. Still no Blink Dagger. Ay, Blink Dagger. Still no BKB. Meron siya ditong 6k gold. So divine ba ito? Hex now. Coming up next, I think, for Phoenix, either that or a Lincoln Sphere to save Gyrocopter from anything na pwedeng iba to ng Liceo de Cagayan. Samantala, si Shadowfiend nasa Satanic of his own. So 2 Satanics mga kaibigan in this game. Naga naman eh meron ng Diffusal Blade. So yun lang yun. Diba, are they gonna push? Nope. Pabati daw po sa future GF ko na si France. Ha. Sige. Pero ito na ko Roshan dito. Ang Araneo Laser mula kay Phoenix. Sinuluto niya si Peter Zeus. I think it will be given to Gyrocopter. Wala. Phoenix saan babagsak? Yes. At ayan, baka may nagtatanong, Kuya Denki, di ba hindi naman Gyro, di ba Gyro? Yun ang pinakaiba ng European English sa English ng Amerikano. Yan. Pero mamaya mga kapila, Yulis dito, huli ka ba? Hindi! Song of Balance! Pero tatamaan siya ng magaling. Pinapalakad niya ang kanyang mga illusions para hindi makapag-blink in. At wala sila mahabot. Dito tingnan mga kataka si Naga. 10 seconds to go before he can use his Boots of Travel, makakatakas ba siya? Yes! Na jokes to go niya. Magkamali ng pinuntahan ng Ateneo Davao dito. So yan, naligaw sila. First time doon nila sa Maynila, kaya hindi na alam kung saan dadaan. Dito sila pumunta. Eh, andito yung EDSA. O Aray. So, ito namang Liceo de Cagayan. Eh, medyo alam nila kung paano mag-traverse ng mapa dito. Almost unexpectedly, hindi siya namatay.
Wala pa kasing, may blink naman si Rubik. Sayang naman. Gyro, si, ayun. Oh, no BKB. Talagang pangangatawa na muna. Na wala kang BKB pre. Oh, di sige, tingnan natin. Butterfly. Finished. And is now in possession of a fat Migo. Abangan na natin kung ano mangyayari dito. Walang Yulz ha. Walang Yulz si Jaquiro. Meron siyang 4 staff at saka Ghostbusters. Medallion, Glimmer Cape, 4 staff para kay Clockwork. Blinkin si FM. Nagagala ng ward. Anong gagawin? May dumating ang isang illusion. Pumuntan pa nila. Pinapatay nila. Tinatry nila ang kanilang best. Pero habang ganyan nangyayari, naku po, discarding Marino. Dumating si FM. Nagpalabas ng yellow. Huli ka. Nalambat ni Lift. May aganims daw. Wala aganims si Lift. So mauubos yung Talbogarino. Sumuntan ito. Kinakalmot lang. Range Rocks might be in danger. Melee Rocks naman ang inatakin. Samantana, go push. Ang Adenedo Davao. So, nagasign ito. Trying his best. Meron na ba siyang song? Meron na siyang song. Ready na siya dito. 45 seconds. So, ano ang pwedeng mangyayari? Wala. Siyempre. Baka ano yan? Baka Dota yan. Diba? Walang mangyayari. So, the score is now 19-6 in favor of Adenedo Davao. 30k net worth para kay Fat Migo. Patingin ng, wow, 20k na. Ang global net worth natin. XP naman nasa 30k din. So sobrang laki ng agwatan nila dito. Magpo-push ba sila? Wala pa. So ayan, sobrang chill. May tumitiping isa. Sino yan? Si Kyo. Wala lang. Lungkot naman ito ni Tinker. Wala pa siya nabubungad. Pero meron siyang 4-9 and ongoing 5k para sa kanya. Ano ba to? Anong ginagawa? Ba't nag-iipunan sila? Ano ba to? Dota ba to? Investment? Grabe! Diba? Ano ba? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Dapat alam ng mga tinatid ko anong priority nila eh. I think what they need is to actually relegate some gold into items. For them to have at least a pressing advantage or a competition even. Para di naman siya problema dito kasi sobrang taba na talaga ng gyrocopter. Hook. Call down. Hitting two. Lift. In the face. Dumating pa. Mga kaibigan dito. Ang palamig complex at si Tinker ang bagal maglakad. Tatamaan ng Jolly Hotdog at saka ng chain floss at ngayon mamatay din. Hookshot para sa ano. Pero tiyan naman. Kakain yung hitting rocket barrage. Peter Zul trying to kill Fat Migo na meron namang wala. Gagawin na pala niyang kanyang sa tali. JR. Tingnan natin kung papalagba siya. Ako po, BKB! Paputok! Kinain ni Coach! At sabi ko nga sa inyo, ang Coach dapat nasa likod pero Song of the Siren, hindi tinamaan si Migo. Yun, naubos yung duration. Abangan, ano mangyayari? Zombies Badger? Wala pa. Knockout strike? Wala. Mechanism would be used. Nanakaw po ni FM ang Song of Basket. Ginamit siya yung Song! Ginamit siya yung Song! Para mag-set up pero walang ulti si Migo. So ngayon, kono mula sa bagong fresh na helicopter at iniisa-isa niya, double kill. Buhay ulit si Migo, patay dito si Coach, patay nga siya. Double kill para kay Fat Migo, si Kion na lang dito, tinatry niya ang kanyang magagawa para mag-defend. Pero 3 charges ng Bloodstone, baka may magawa. Nag-laser siya, napatay niya si Adududududududa Fat Migo, si Lich yun. Pero wala siyang choice kung mga kaibigan kundi mag-suicide. Buying back si Andai, tingnan natin kung may magagawa ba sila. Song of Balance again, ilapag mo na yung tombstone mo, padamihin natin yung zombies. Nalalabas. At ayan. Naku po yung zombies na isang lang, bagsak lang. At ngayon, Mega Crips na ata. Mega Crips na ba? Mega Crips na nga po. Para sa Atene Davao, 2 games na po na Mega ang nangyari. GG would be called by Liceo de Cagayan, Ateneo de Davao. Would be winning this one. At grabe. Ay, grabing umay! Yon, may score na daw ang Ateneo. Congratulations sa inyo. Pero yon, it was an almost long game with almost...